dito nga sa GCash, itap lang po natin yung PayPal. And ayan, so successfully linked na nga yung PayPal natin sa ating GCash wallet. So pwede na nga natin isend directly yung pera natin from our PayPal to our GCash account. And ayan, so pumasok na nga yung pera natin sa ating GCash galing sa ating PayPal account. Welcome back to my channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka palang dito sa ating channel at gusto mong kumita ng libre, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwede mong pagkakitaan online. Ngayon nga mga classmates, alam niyo po ba na namimigay na tayo ng libreng 200 pesos? Doon po sa mga magko-comment, makikita niyo yung hashtag word dito sa video na ito. Pero syempre bago 'yon, mag-like and subscribe ka muna. So for today's video nga mga classmates, i-share ko po sa inyo kung paano nga ba tayo makakapag-transfer ng pera galing sa ating PayPal papunta sa ating GCash account or other e-wallet. So wag na nga natin patagalin yan. Let's get started! So now, to start the process, open lang po natin ang ating PayPal account. So here kasi mga classmate kay PayPal, pwede po natin ma-withdraw ang ating pera gamit ang ating bank account, GCash, PayMaya, or other e-wallet. And here, ang pinaka-usual talaga na ginagamit dito is bank account and GCash. So first, pakita ko nga po muna sa inyo kung paano tayo makakapag-link ng bank account natin. So mga classmate, kung bago pa nga lang po yung account natin dito, punta lang po tayo dito sa bell button na nasa upper right. So tap nga lang po natin yan. So dito nga para ma-link po natin yung bank account natin, tap lang po natin yung link debit card. Then after that, ma-route po tayo dito. So tap nga lang po natin ulit itong link a bank account. Then after that, ayan, dito nga po kailangan lang natin i-provide yung bank name, bank code, and yung account number natin. So like for example, ako dito mga classmate, ang ililink ko po na bank is Union Bank. So tap nga lang po natin dyan is Union Bank. Ayan, lalabas na po yan. So tap nga lang po natin yan. Then after that, automatically lalabas nga po dyan yung bank code. So dito nga, hindi na nga po natin yan kailangan hingin sa mga bank natin kasi automatically lalabas po yan kapag kasinerge nga po natin yung bank na meron tayo. And ayan, so after nga po natin malagay yung bank name natin, ilalagay naman po natin yung account number. By the way, take note pala dito mga classmate, make sure nyo lang po na yung ililink nating bank account dito ay same sa name po na ginamit natin dito kay PayPal. So kasi if ever na mali yung nalagay natin na name dito, may mga instances po na nagkakaroon ng charges yon kapag ka nag-bounce back yung mga payments na galing po dito kay PayPal. So para nga po maiwasan natin na magkaroon tayo ng charges dito, make sure nyo po na tama yung name na ilalagay natin. Then ayan, so going back nga dito, once na nalagay na nga po natin yung mga needed information, itatap lang po natin yung link your bank. Then mga classmate, once na okay na, pwede na tayong makapag-withdraw dito gamit yung bank account na nilink natin. By the way, ngayon nga mga classmate, nasa application na tayo ni PayPal, so kanina nasa website po tayo. So here nga, para makapag-proceed sa pag-withdraw via our bank account, itatap lang po natin yung wallet. Then here, itatap lang po natin yung balance natin. After that, isa-select lang po natin yung withdraw money. Then here nga yan mga classmate, pipiliin lang po natin yung bank account na pinili natin. And then after that, itatap lang po natin yung next button. And then here mga classmate, ilalagay nga lang po natin yung amount na gusto po nating i-withdraw. Then after that, itatap lang po natin yung next button and i-confirm lang po natin. So once na okay na, hintayin na nga lang po natin yan pumasok sa ating mga bank account. So now naman mga classmate, paano naman tayo makakapag-withdraw dito sa PayPal kung wala tayong debit or any bank account? So kagaya nga po ng sinabi ko kanina, pwede naman natin gamitin ang ating GCash or PayPal
Maya account. So since mas marami nga pong users ang GCash and mas accessible po siya para makapag-payout, ayun nga po yung ituturo ko sa inyo kung paano natin yan malilink dito sa ating PayPal account. So now, para nga po malink natin ang ating GCash sa ating PayPal account, punta po tayo sa ating GCash account. And ayan, so now, nandito na nga po tayo sa ating GCash account. So here, make sure nyo nga lang po na verified user na po tayo para nga po malink natin ang ating PayPal account dito. So now, para nga po makapag-proceed sa paglilink, tap nga lang po natin yung profile na nandito po sa may lower right. So select nga lang po natin yan. Then after that, punta nga po tayo dito sa My Linked Account. And ayan, so here makikita po natin dito yung PayPal. So click nga lang po natin yan. Then after that, ayan, ma-route po tayo dito. So kailangan nga lang po natin i-provide yung PayPal email address natin. And then once na okay na, select lang po natin yung link button. Then mga classmate, ma-route po tayo dito sa authorization page. So tap nga lang po natin yung authorize. And then after that, meron lang pong isi-send na OTP dun po sa mobile number na nakalink sa ating PayPal account. So tap nga lang po natin yung get a code. And ayan, so PayPal account linking complete na. So nakalink na nga po yung PayPal account natin dito sa ating GCash. So now mga classmate, para nga po makapag-withdraw tayo ng pera natin from our PayPal account to GCash, kailangan nga lang po natin mag-cash in. So tap nga lang po natin yung cash in button. Then after that, ayan, makikita na po natin yung PayPal logo under ng My Link Accounts or dito nga po sa Global Partner and Remittance. So makikita din po natin dyan yung PayPal. So here nga, para makapag-proceed, tap nga lang po natin yan. And after that, ayan, ma-route po tayo dito. So here nga, makikita na natin yung balance natin sa PayPal. And take note lang pala dito mga classmate, na yung ma-withdraw po natin dito is yung pera natin na naka-peso. So kung meron kayong dollars or other currencies sa inyong PayPal account, kailangan nyo po muna yan ma-convert bago nyo po ma-withdraw dito kay GCash. And to know how to convert, meron nga po tayong ginawang separate video about that. So ilalagay ko na nga lang din yung video link niyan dyan sa ating description box below. So yan, so going back nga, so once meron na nga po tayong available money na naka-peso, magre-reflect nga po yan dito and pwede na po natin yan ma-withdraw. Also pala mga classmate, ang minimum amount to withdraw dito is 500 pesos. So now nga, lagay lang po natin yung amount dyan na gusto po nating i-withdraw. So lagay po natin dito is 10,000 pesos. Ayan. Then after that, itatap lang po natin yung next button. And then, isa-select na po natin yung confirm. And ayan, so processing na nga po siya. So after a few minutes lang, papasok na po yan dito sa ating GCash account. And that's it mga classmate. Ganyan lang po kadaling mag-transfer ng pera from our PayPal to GCash account. And ayun, so I think that's it for video today mga classmates. And if you want to earn more via GCash, pwede nyo pong panoorin yung video na nandyan sa ating screen. So yun, so goodbye for now. See you on my next video.